for today's video, ayusin ko yung picture ko nung graduation. Kasi 10 years ago na to. So, nagkasira-sira na yung frame. Gagawin ko siyang centerboard. So, para magkaroon ako ng copy. Nawala kasi yung wallet size ko. Hindi ko alam sa nalagay ng nanay ko. So, hindi naman siya i-re-restore kasi hindi naman siya sira. Yung sira lang yung picture frame. Pero gusto ko siya ng mas maganda. So, papalitan ko ng centerboard na may photo top na broken glass. Yee! Ano ba ipag-sit down yan? Kamakang magpo mo siya ng lol. Yee! So thirsty. So yucky. Whoa. The center ay the picture frame. Yo. Can I see? Lakalari ka pa ng mga kain kasi. What so is good. That? Where's the picture? Naging picture niya. Oh, ito, thank you. Operation Baklas. Pig tape na yung mama. Cardboard ba may? Cardboard yung pagkira. Kasi hindi ko pa ang tapandayan yun. Certificate mo. Siyo, kaya eh. Picture ko yun. 8x11. Yo. Look. Ooh, yeah. So, ganda. Siyempre maganda ako. Charis! I-scan natin, guys. Okay, guys. So, i-scan natin yung picture ko. So, since 10 years ago ito, hindi pa uso yung makeup. So, ganda-ganda ko. Char. Okay. So, scan natin siya. Para magkaroon ako ng copy. Okay, and then let's go to our computer. Okay, so let's start scanning. So, what they call this? Search mo lang yung Epson Scan 2. And then, scanner. Automatic naman yan, madedetect kapag naka-insert yung printer na may scanner. Scan setting, not selected, default settings na lang. And then document mode, photo mode, and then scanner glass, and then document, reflective, image type, color, and then DPI, tinaas ko yung resolution to 1200. So it's up to you kung ano yung resolution na gusto mo. Pwede naman ganito. So 9600 yung pinakamataas. Tapos PNG tayo, and then scan. Oh, selected area is too large for this resolution. Reduce resolution. Okay. Sobrang taas daw. Ipoprom ka naman niya kung ano yung dapat na resolution para pinakamataas na resolution na pwede mong scan. So, let's see. Ayan. So, 3,200 yung na-scan ko. Highest. And then, yan. Hintayin lang natin. Okay guys, so done na yung ano, done na yung tawag dito, yung pag-scan ko, and then in-enhance ko lang siya ng konti using Canva para magkaroon ng konting makeup, and then here it is, so, and then let's print. So, para ma-print natin ito, ginagamit ko yung Word Docs. And then, re-resize ko lang siya to A4. Okay, kasi A4 yung centerboard ko. Wala pa kasi akong A3. But anyhow, yeah, this will do. Okay, so, kunin mo lang yung in-edit ko.
drag and drop. And then, pag okay na, print lang natin using pigment ink. Okay. Ayan. So, ready na si L110. So, pigment ink, more option, custom in advance, photo enhance, autocorrect, digital camera correction, okay. And then, okay na yan. And then, okay. Tapos, ligyan natin ang print preview para makita natin. Alright, and then, let's print. Okay guys, so tapos na yung printing natin. Using pigment ink. Okay guys, so since natapos lang ng print, ready ko lang itong printer board. So nabili ko ito sa Shopee. Print niya pa kanyan. Hali po ito na tayo. So lagyan natin ng photo top. Ayan na rin siya. Kulang mo rin tayo. Dali yung sa paglagyan tayo dito. So yung photo top na gagamitin natin is broken glass. Ayan, so excited. Kasi nakita ko lang to sa isang YouTube video and na-inlove ako dun sa ano. Dun sa effect nung ano, nung broken glass. So, ito siya. Okay guys, tapos na siya. So hindi ko na pinakita kung paano ko ginawa yung box type, no, kasi nahirapan ako kasi first time kong gumawa ng ng central board na box type. So sobrang hirap niyang i-cut, sobrang hirap niyang pagpantay-pantayin. So hindi ko na na-video, but anyhow, this is it. So napakaganda niya, napakaganda ng output niya. Especially yung kulay. So compared dito sa ano, hindi ko na ginawang box type to. Pero parehas namang maganda. So matte at saka this is matte and this is broken glass.